Okay, what's up mga guys? So, it's day 2, my day 2 here in Jazan. So, andito kami sa gym. Mag-aayos kami ng mga ibang gamit, yung mga hindi pa na-assemble ng maayos. I-check namin. So, yan. Ito yung gym. Laki, sa taas, CrossFit area. So, magagamit na iba hindi pa dumating. So, may mga tatlong container pa daw, sabi ni boss, na darating ng mga gamit ng gym. Ang gamit dito is Hammer Strength yung company. Puro bago siya, brand new lahat. Ito yung gym. Yan, mag-open yan. Siguro mga 1 or 2 weeks mag-open na to. So, depende kung mabilis yung mga gumagawa, mag-open na siya. Kumain muna kami, nag-lunch. Kasama ko si boss, tapos ngayon dito kami. Gagawa ng mga... I-check namin yung mga na-assemble na gamit kung maganda yung pagka-assemble, kung naka-align. Kasi may mga gamit na hindi naka-align eh. Nangangailangan kami ng coach ng CrossFit. So kung may mga gustong mag-apply, send nyo lang yung mag-comment kayo sa akin. Tapos mag-comment kayo sa video na to. And i-PM ko kayo or send ko sa inyo yung ano, account ko kung saan kayo mag-send ng CV. Kasi kailangan ng CrossFit eh. Magpapahanap si boss sa akin ng CrossFit trainer, instructor. Okay, what's up guys? So, mag-alas 6 na, quarter to 6 PM. Ayan, bumili kami ng mga gamit. Chair, table, tangke para sa kusina. Mga gamit ko sa kusina, panluto. And then, galing kami sa gym, medyo inayos namin yung mga machine. May isang machine na hindi namin ma-align. So, ewan ko kung babalikan namin yun mamaya. So, ito yung room ko. Naka-tile siya, pero sabi kayo boss, gusto ko carpet. Carpeted. So, bibili siya ng carpet, papasukat ko. So, hindi pa kompleto, as in 100% totally complete yung gamit. Pero, unti-unti. Unti namin. So, gastos lahat ni boss. Wala akong ginastos dito. Lahat ng kailangan ko, binibigay niya. So okay naman tong ano, bago kong employer. Ayos muna ako dito, ayusin ko muna tong mga nabili namin. Okay, so yan, ayos ko na. So ito yung binili namin, table, tsaka chairs. Yan, lahat ng gamit dito sa bahay, si boss ang nag-provide lahat dito. Bali, ang dinala ko lang dito na gamit ko is mga damit ko. Tapos lahat na siya, siya na ang bibili. So yun yung kagandahan lang dito, hindi kagaya sa dating company ko. Ang ipaprovide lang is locker para sa damit and dinigaan. Bahala ka nang bumili ng mga gamit mo for saluto. Basta yun lang ipaprovide ng dating company ko. Although malaking company, pero yun lang ipaprovide nila. Pero ngayon, ipaprovide nila lang nila locker para damit tapos higaan yun lang. Tapos kumot tsaka una. So ito, pagdating ko rito, kasi... kung kailan na lang ako pumunta rito, tsaka namimili si boss ng gamit. Hindi pa siya bumibili dati. So ito yun, binili niya. Binili namin ito, itong bed, comforter, lahat yung foam. Kapasensya na sa kwarto ko, hindi maayos kasi wala pang masyadong gamit. Hindi pa nang set up, magulo. And yan, sa kusina, kaldero, mga chopping board, mga plato, lahat, kutsara, lagayan ng damit, laundry. Tapos ito, sampayan, and ayan, table for kung kakain, plancha, ayong, ayan, sa magpa-plancha, yung iron, bumili na rin siya, and ayan, bumili siya ng ref. By the way, yung aircon, binili na rin niya, so talagang kailan naman talaga i-provide yan. Ref, binili niya, kakabili namin kahapon, kasama yung mga aircon, ayan, wala pang laman, okay. So, ayan, bumili siya ng gasol, microwave, burner. So, marami pang kailangan bilhin gamit. So, siya yung mag-provide lahat niya. Okay, so, ayan, marami pang kailangan bibilhin. So, yung boss ko ang bibili lahat. So, wala akong problema yun. Yun yung kagandahan lang dito sa bago kong nilipatan. And by the way, pakita ko sa inyo yung labas ng accommodation. So, dito, dalawang kwarto. Ako dito, may isa akong kasama rito. Hindi ko alam kung sino pa yung... andyan. And ito, labas. Paglabas ng pinto, ito yung makikita mo. Ayan. So, parang under construction pa itong bahay na to eh. Itong parang apartment itsura niya. Ayan o. Oh. Hindi pa tapos. Kasi ito pa, nagagawa o. Oh. Ulilinisan ko to kasi walang walang matagal na nakatira dito. Linisan ko itong harap. So, ito yung harap.
Yan yung room. Tapos may mga hindi pa tapos na mga buildings dito ginagawa. Yan, mga bahay. Yan, accommodation. So 1, 2, 3, third floor siya. Okay, so wala pang mga nakatira dyan sa taas yata. Parang mga aircon. Doon sa kabila may nakatira na. May mga ibang katira doon, kabilang building. So paupahan talaga to for rent tong mga to. Yung other buildings may mga naka-occupied na doon. So yung gym, labas dito, lakad dyan. Palabas doon. Yung gym doon. Alakari, mga 5 minutes walk. Nilakad ko 5 minutes lang ng yung gym. So dito ako magtatrabaho. So hindi ko alam kung nangyos ako magtatrabaho rito. Actually, hindi inasahan kasi yung pag-alis ko sa isang company ko is hanggang next year lang sana ako in Saudi Arabia. Kaso lang dinasaan yung pag-resign ko doon. So another year ulit ako rito Saudi. And then tignan ko kung ano yung plan. Pero sa ngayon, so dito yung bago kong work as a fitness coach. So that's my day 2 here in Jazan. Hindi ko na na-video sa labas nung lumabas kami kasi marabo yung ano, salamin window nung car. So malikabok, hindi nalinisan yung ginamit ng sasakyan. So hindi ko na na-video sa labas kasi kahapon nag-video ako gabi na nung dumating ako dito sa Jazan. So this is my day 2. So ngayon naantayin ko lang si boss kung tatawag kung kailan namin magbalikan yung machine doon mamaya. So kung tatawag siya, pupunta ako doon. That's my day 2. Ewan ko lang kung tignan ko, wait ko lang kung babalik si boss dito. So hindi babalik, this is the end of the video. Pero magbabalik, may tuloy pa itong video na to. Peace.